Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ginugunita natin ngayon si San Antonio Maria Zacharia, pari. Ang kanyang itinaguyod ay lagi tayong mangumunyon, magsimba at tumanggap ng komunyon sapagkat sa komunyon, kaisa natin ang Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan na magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang di mapantayang pagkakilala ni Apostol Pablo sa mga anak na inilahad ni San Antonio Maria sa pangangaral sa salitang nagliligtas sa iyong sambayanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhikmanaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaak. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinasabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan." Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Betel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, "O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit pararamtan at makababalik na muli sa buhay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito.
at iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagpupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil, ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong inyong kamay sa kanya at mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit at gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay, sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito'y kumalat sa buong lupain.
Yaon, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Pinabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Heso Kristo. Palakasin tayo ng salita ng Diyos. Tayo po'y nagninilay sa aklat ng Henesis. Sinasamba natin ang ating Diyos at sa lumang tipan, kinikilala ang Diyos. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ang Diyos, kasama niya tayo sa ating kasaysayan. Dito naman kay Jacob. Nakaiba po. Iba po yung estilo ng Panginoon kay Abraham. May pagsubok pa. Umakyat pa ng bundok para subukin ang kanyang pananampalataya. Kay Isaac naman, kwento ng pag-ibig. Para interesante. And ngayon naman kay Jacob, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Kay Jacob naman, natutulog. Di ba ang ating imahin kay Jacob sa mga sumusubaybay, ang hagdanan ni Jacob. Ano, paano ito? Natulog si Jacob noon, yung una nila, matigas, bato. Naglalakbay. Gusto munang matulog. Bato. At nanaginip itong si Jacob. At ang panaginip niya ay may hagdanan mula lupa patungo ng langit. At sa panaginip, yung pangako ng Panginoon kay Abraham sa kanyang lolo, sinariwa sa kanya, magiging ama ka ng maraming bansa, marami ang magiging anak mo. Ayun. Sa makatwid, iba po ang estilo, pamamaraan ng Panginoon pagdating sa tawag sa kanila, mga patriarka, Abraham, Isaac, Jacob. Hagdanan ni Jacob. Tayo rin, para may aplikasyon, yung hagdanan patungong langit, maakyat ng bawat isa sa atin, kasama na ang ating mahal sa buhay. Ang ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, kakaiba. Siguro mas familiar kayo doon sa isang versyon. Mas maraming detalye. Yung binuhay dito, ay, sa isang version, yung pangalan ng opisyal, si Jairo. Tapos, yung original na katagapa, Talita Kum, ibig sabihin, ineng, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Medyo, sabihin ko sa inyo, mas magandang version yun. Sinama pa niya si Pedro, si Juan at si Santiago. Pero ano kakaiba dito? Dito, mas matindi ito. Kasi sa versyon na pamilyar tayo, kahit ako gusto ko yun, hindi pa namamatay ang dalagita. Ano sabi ng hindi binigyan ng pangalan dito yung opisyal? Ang sabi niya, kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ibig sabihin, tinanggap niyang patay na. Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin, ipatong ang inyong kamay sa kanya at mabubuhay siya. Kakaibang pananampalataya nitong opisyal na ito. Yung iba, mapapagaling, may sakit. Okay lang yun. Okay, kung may kapansanan ka, mawala yung disabilidad mo. Pero ito lang sa versyon na ito na hindi natin nabibigyan ng pansin, kinikilala niya
na kaya ni Jesus buhayin ang patay. Dito lamang. Nakuha niyo ba? Sumama kayo, buhayin ninyo ang aking patay na dalagita. Ibang klaseng conviction yan. Ibang klaseng pananampalataya yan. Sige po. Sana po ay ganun din po tayo. Si Jesus, kung ikaw si Jesus, naniniwala kang bubuhayin ko ang patay? Wala pa dito yung kwento ni Lazaro. Ikaw, kahit na si Jesus, mapapahinto ka. Pero sana po ganyan po ang ating pananalig sa kanya. Ang santo natin, minsan hindi gaano popular, Antonio Maria Zacarias, isang pari. Pari lamang, hindi siya obispo. Sabi niya, lagi tayong mangungumunyon sapagkat kung mangungumunyon ka, tatanggapin mo ang Diyos. Alam niyo ba yun? Katulad sa unang pagbasa, nagkita ang tao at ang Diyos. Woo! Woo! Eh ngayon siguro, familiar na tayo. Ika nga sa Ingles, taken for granted. Pero tumigil tayo. Sa komunyon, ba? Diyos, ha? Diyos na makapangyarihan. Lumikha sa iyo, sa atin, bago pang lahat, ang pagmamahal niya. Ngayon, maninirahan sa iyo, titira sa iyo, bibisita sa iyo, sa bahay mo, sa puso mo. Kaya pakaingatan natin. Eh kung may bisita tayo, iistimahin natin, di ba? Pupustura tayo, maghahanda tayo ng masarap na pagkain. Ha? Ganun dapat, ha? Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo na si San Roque, yung Delta variant, sana po ay hindi na pumasok sa bansa natin para bumalik na tayo sa mas normal. At ni San Antonio Maria Zacarias, muli nawa ang ating pananampalataya maging malalim. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi ninais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay, ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong tagapagligtas ang nagbabalik sa atin sa buhay at lumapit tayo sa Ama sa pamamagitan niya. Tugon po natin, Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa, manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway magpakita ng habag at kahinahunan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid, manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin, manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak, naway mapaghilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nagdudulot ng kasiyahan, manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mong ang iyong kabutihan ay magliwanag sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si San Antonio Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol San Antonio Maria Zacarias, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, ang mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Senhor, purihin ang nasa
sambahin di Panasareno. O Diyos na aking buhay, maawa po kayo araw ng pagsilang pinsalay. Sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya na may walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin. Panalangin, langit ay mabawi. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Antonio Maria Zacarias ng iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ng aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na ikaw'y narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iali mo po sa Panginoon Diyos, siya rin mga hinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundama sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng ating karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang makahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalala nila mga pangako nila sa binyag. May kaloibigan at pagliling ko bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro